Hi mga kapatid! Welcome back to my channel again! Ayan, so mga kapatid, ngayon mga kapatid ay ano, pag-usapan natin yung mga basic question o tanong ng mga kababayan natin na nangangailangan ng financial assistance ng DSWD. So mga kapatid, para makakonnect kayo dito sa ating pag-usapan ngayon, mga basic question is dapat napanood nyo muna yung first vlog ko na ang title niya is How to Avail Financial Assistance in DSWD. So yan, nandun yung mga requirements. So hindi ko napapaulitin dito yung mga requirements mga kapatid. So dito ay magpo-focus muna tayo ng mga question. So dito ay magfo-focus muna tayo ng mga question ng ating mga kababayan. So ginawa ko itong vlog just because para sila ay mismo sa bunganga ko, bibig ko lumabas. No? Kasi nakakapagod kasi mag-reply na sa comment. Anyway, so maraming salamat sa mga nanonood. Hope na nakatulong sa inyo yung aking video. Ayan, so ang hangad ko lang naman is makatulong. Ayan, makatulong sa inyo na lalo na yung mga nangangailangan. Ngayon ay 5,000 plus na ang views. Maraming salamat. And meron din nagtanong sa aking sa aking page. Ayan, so sinagot ko naman lahat ng katanungan ata ay sinagot ko. Ayan, so ngayon ay sasagutin natin yung mga katanungan na yun. Itong mga question na ito is kinonfirm ko muna sa authority, kumbaga kung sino talaga yung nagtatrabaho doon. Kasi ako, ulitin ko na nagtrabaho ako nung sa NCR na ganito, AX din siya. So meron akong background and meron akong basic background about it. So may na iba at meron namang yun pa din yung requirements niya. Paalala lang po, ako ay tao lamang na pwedeng magkamali at kung nagkamali man ako, kung ikaw na nanood dito, alam mo kung ano ang pagkakamali ko, ay pwede mo siyang i-comment sa comment section. Okay? So maraming salamat. So without further ado, so let's proceed on the basic question of our kababayan. So, hi mga kapatid! So, ngayon ay sisimulan na natin yung mga question na yun. So, unang tanong is, saan ba matatagpuan ng office ng DSWD? Saan daw matatagpuan yung mga, yung office? Saan pwedeng lumapit na office? Mga ganun bagay. Okay, so, mga kapatid, kung ikaw ay malapit lang sa mga, regional office ng DSWD, so doon ka mismo pupunta. Hanapin mo lang is yung AX program. Okay? So yun ang pupuntahan mo. Pero kung ikaw ay malayo, halimbawa dito sa Rizal, per province kasi mga kapatid, meron tayong SWAD. Ayan, SWAD office ng DSWD. So yun ang hahanapin ninyo. Saan ang office ng SWAD dito sa probinsya ninyo? Halimbawa dito sa Rizal. So dito sa Rizal ay mayroon kaming SWAT office dito. Ayan, sa Antipolo City. So doon siya pupunta yung mga client dito. Okay? So next na natin, kung hindi mo hanap yung SWAT office, so hahanapin mo is yung office of the representative. Ayan, yung mga congresswoman natin as a congressman natin. So pupunta kayo sa kanila at doon kayo magsasubmit ng requirements dahil si congressman at saka DSWD is partner yan sila. So i-assist kayo doon sa office nila, then yun, isasubmit nila yung mga lumapit sa kanila na mga names, list of names, then after that yun ang pupuntuhan ng DSWD. Okay? So, Nawa'y, nasagot ko yung tanong na saan ba office matatagpuan. Okay, so next, proceed tayo sa next na question.
Kailangan po ba ang referral? Referral na letter? Okay, so noon pa man, last 2017, yes, at saka hanggang ngayon, ay hindi na po kailangan yung referral letter. Ayan, so, pwedeng hindi, pwedeng oo, oo, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pwede ka makakuha doon, walk-in, na without any referral letter, basta lang meron ka mga requirements. Pero, mas mabuti daw na, mas maano daw na pag may referral. Okay? So, usually, na halimbawa, mga referral na yan, so, nag-refer si congressman, na, ayan, i-accommodate nyo sa akin yan, is nangangailangan talaga. Kasi yung AX kasi is emergency. So, ayan, so, i-refer nila sa DSWD, so, go. So, referral na, tinatanggap naman po. Si Senator, pwede. Kami, halimbawa ako, municipal link ako dito ng ano, ng Rizal. Pag lumapit sa akin yung ano, yung mga beneficiary namin na ano, na mangangailangan sila ng financial assistance, so magle-letter kami sa kanila. Okay? So i-accommodate nila 'yon. Okay? So pwede naman po na wala. Okay? Kasi ang DSWD naman po is equal. Okay? So justice po ang ating pinag-usapan dito. Meron ka man referral wala, so i-accommodate ka pa rin. Basta meron ka mga requirements. Okay? So sana answer ko yung inyong ano, yung tanong about sa referral. Okay, so next po ay saan makukuha po ang case study? Ayan. So usually na nangangailangan ng case study mga kapatid is yung mga meron silang bill na 5,000 above. Yan. 5,000 above. So yun po ay kailangan niyo ng case study. Now the question is, saan ninyo makukuha ang case study? Now, ang case study po ay makukuha po ito sa Office of the City Municipal Welfare Office or Municipal Social Welfare Development Office. Yan. So sila po ang lapit lang kayo sa kanila. Sabihin niyo sa kanila na ma'am, ako po ay magpapagawa ng case study kasi ako po ay nangangailangan ng tulong ng DSWD dahil ito ay malaki ang aking ano, kantidad ang aking kailangan. So gagawa nila kayo ng case study. Okay? So yun. Pag lumapit ka na sa mga social worker dun sa AX, sa SWAD o sa AX o SWAD, ay gagawin nila sa'yo is interview lang. So, titingnan nila yung mga requirements mo. Then, sila yung mag-assess kung how much ang ibibigay nila sa'yo. Okay? Sige. So, next po ay, ang tanong dito ay, appointment ba yan o walk-in or online? Ayan. So, dito sa ano, sa because of the pandemic, because of the pandemic, so mayroong iba't ibang estilo ang field office. Ayan, meron silang iba't ibang estilo. Okay, pero dito sa Rizal is walk-in pa din siya talaga. Walk-in. So kailangan before 8, andun ka na. Tapos dapat, ang cut-off nila is 4 p.m. At yung alam ko din is walk-in sa kasi may mga kaibigan, andun pa rin yung mga kaibigan ko na mga social worker sa NCR, so walk-in din. So by the way, sa NCR doon sila matatagpuan sa may ano, DSWD NCR sa Gastang BD. Ayan, so yun yung ano nila, yun yung office nila doon sa NCR. So walk-in, pero meron akong nababasa na sa mga social media na mayroong iba ay appointment sila. So pero I really don't know kung sa online, meron bang online. Oo, pero kung nangangailang sila ng online sa inyong probinsya, sa inyong lugar, so i-comply niyo kasi yun kasi ang ano nila, style nila. Oo, kasi sa pandemic na ito. Okay? So Nawa, inasagot ko 'yon. Nasagot ko ba? Ano ba yan? Nag-showering ako. Okay, so ito mga kapatid ay para rin sa inyo ito na makatulong ako sa inyo. Okay?
So, next na katanungan natin ay, okay lang po ba na walang bill, walang resita, pero may bill? Ayan. Yes po. Okay lang po na walang resita, basta mayroong bill. Ayan. So, bill na galing sa hospital. Ayan siya. So, ilakip nyo lang sa inyong mga requirements. Okay lang po. In addition pala mga kapatid, dun sa bill na yon, is, yun yung kailangan ay ano, meron kang bill na more than, halimbawa sa burial at saka sa ano, hospital. So, pag above 5,000, so kailangan mo ng bill. Ayan, so kailangan mo ipakita sa kanila yung bill. Magkano naman po ang ibibigay nila kung ito ay above 5,000 ang kailangan? Ayan. So, ayun mga kapatid, based on sa aking karanasan, yung namatay ko na sister-in-law, na social worker, kasi nagka colon cancer siya. So, ang binibigay nila mga kapatid ay, pag yan ay yung hospital ay hindi partner. Kasi may mga hospital kasi na partner ng DSWD, meron silang guarantee letter. Okay. May mga guarantee letter. Pag sila ay partner ng DSWD, yung hospital na yun, ay more than 10,000 ang pwede nila maibigay sa inyo. Pero, hindi mo ito makukuha. Doon ito itatransfer sa DSWD office to hospital. Yung partner ng DSWD na hospital. So, doon sila magbabayad. Okay? Pero mga kapatid, kung yan ay bill ang dala mo, so kailangan yan ay merong promissory note na dala mo na galing sa hospital. Ayan. Na makikita ni ano ni DSWD na hindi pa bayad yung ano mo, yung bill mo. Ayan. So, ayun. So, pag ito ay ano, mayroong dala, tapos partner ng DSWD yung hospital na yun, meron tayong guarantee letter. Okay? So, it's take time, pero babayaran niya ng DSWD. More than 10,000. Hindi ko alam kung magkano ang ibibigay nila. Depende sa assessment ng isang social worker na lalapitan ninyo. Mm-hmm. Okay, kung ito naman ay hindi partner ng DSWD ng hospital na yon, ay expected na 10,000 lang ang iyong makukuha. Okay, so nawa ay nakatulong ang ano, sagot ko na yon. Pero kung kayo ay nalilito pa din mga kapatid, you can comment your question in the comment section. Ano ba, makukuha po ba namin agad yung pera o hindi? Ayan, so very good na question. Merong pwede mo na makuha agad, depende sa budget. Depende sa availability ng budget. Kung available ang budget na yun sa araw na yun, na pagpunta mo, you can have it. Agad-agad mo makukuha. Pero kung hindi naman makukuha mga kapatid, kung hindi available yung pera, so ang gagawin ng mga social worker ay kukunin yung contact number mo. Okay? Once available yung pera na yun, so tatawagan kanila mga kapatid. At dapat, huwag mawala ang inyong number na nilagay ninyo doon. Okay? So, next na tanong dito mga kapatid is yung COVID case. Ayan, COVID-19 case. Ayan, so, alam natin ngayon na marami nangangailangan may nagkaka-COVID. Sa case ng COVID, walang allocation ang budget. DSWD. Pero yun nga sinabi ko sa inyo kanina na depende pa rin yun sa assessment ng social worker. Okay, so tandaan natin mga kapatid na itong tulong na ito ay hindi ito sasabihin na babayaran namin yung lahat ng nagastos mo. Hindi po. Ito po ay tulong, dagdag lamang ito. So ayan yung based on sa tawag na ito, assessment ng aming social worker, ito ang sayo. Ayan. Hindi po yan buo na ibibigay sa inyo. Okay po ba? So, please respect the decision of
ating social worker na mag-assist sa inyo. So, last na question is, sir, meron pa po bang ano? Pwede pa po ba makakuha yung mga estudyante natin sa educational assistance? Okay, so, based on sa ano, sa convo namin ni sir, yung ano, doon ako sa kanila nag-confirm, before I share with you this, ay nag-ano muna ako, tumawag muna ako sa aming ano, sa aming SWAD team leader na, sabi niya ay, ang educational assistance sa panahon ngayon ay hindi siya priority. Ayan. So mga kapatid, nawa ay nakatulong ang aking ano, ang aking short vlog sharing the idea. Oo, para hindi na kayo mapagod at hindi na kayo pabalik-balik sa pupuntahan niyo na opisina. Mm-mm. Para at least meron kayong nakuhang knowledge sa aking video. Ayan, so maganda talaga na tapusin ang video na ito mga kapatid. Question din natin doon is, sir, kung ang aking nanay, halimbawa lang ha, kung aking nanay na hospital, pero kami inakalapit na, nakakuha na kami, pero unfortunately, siya ay binawian ni God ng buhay. So, pwede pa po ba kami makakuha kahit hindi lumagpas ang 3 months? Hindi po tayo makakuha mga kapatid. Pwede po tayo makakuha. Okay? Kasi magkaiba naman po si hospital at saka si burial. Pag magkaiba yan sila, halimbawa, na hospital, nakakuha kayo, tapos biglang namatay, hindi pa lumagpas ang 3 months, so yun, pwede pa kayo makakuha. Pero ang ikukuha ninyo is yung burial na. Hindi na yung medical. Pwede po yun. 100% pwede po, mga kapatid. Last question na lang po, mga kapatid. Ay, ang tanong nila is, how many months kami pwede kumuha ulit? Kumbaga, lumapit ulit. Ayan, so, 3 months after, mga kapatid. As long as, yung mga ano ninyo ay requirements ninyo ay kailangan updated din dapat. Okay? So, ang usual na ano, laging lumalapit dyan is yung may mga maintenance. Halimbawa, may cancer, may tawag na ito. Basta, mga ganung bagay. Or kung na-hospital naman, okay, na-hospital naman after 3 months, so pwede naman po ilapit ulit. Ayan. So, basta after 3 months. Okay? Nawa ay nakatulong ang aking ano, ang aking sharing, ang aking video sa inyo. At kung sa palagay mo ay ito ay dapat i-share, so you can ako I appreciate kung i-share niyo ito sa mga kababayan natin na nangangailangan din. Okay? So para maging aware sila at para maging ready sila, prepared sila bago pumunta doon sa hospital, office ng DSWD or sa any office na partner ng DSWD. Okay? So, laging tandaan mo mga kapatid na ay tao lamang po tayo, nagkakamali. So, maaring may nakalimutan ako na hindi ko na na-share sa inyo. So, pwede po kayo mag-comment below. Okay? So, I appreciate. Thank you so much. At nawa ito ay nakatulong sa inyo dito mga kapatid. At huwag yung mag-alala dahil ito ay kusang loob ko ito ano isinishare it is because ako ay gusto kong tumulong. One of my passion is tumulong sa mga nangangailangan ng mga tao, especially the disadvantaged people. At yun lang po mga kapatid, maraming salamat, mag-ingat po tayo. Okay, so hindi pa po nakakapag-subscribe sa akong channel, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga gagawin kong video. And of course, palike din po. Okay, so bye-bye! Bye-bye! Thank you so much! Ingat po tayo lahat! Bye!